Muling tiniyak ng Department of Foreign Affairs na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para sa 17 seafarers na hawak ng grupong Houthi. Paliwanag ng ahensya, quiet diplomacy ang ginagawa para sa ligtas na paglaya ng ating mga kababayan. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Sinisikap ng Department of Foreign Affairs na matuguran ang paglaya ng 17 Filipino seafarers na naging bihag ng mga rebelde sa Red Sea noong nakaraang buwan. Pagtitiyak yan ng isang opisyal ng DFA nang sumalang sa Commission on Appointments. Our consulate, our embassy ma'am in Riyadh, Saudi Arabia, covers the Houthi-controlled part of Yemen kasi nagrebelde po sila against the recognized government. But may quiet diplomacy po na nangyayari ngayon among the ambassadors po sa Oman. Inaantabayanan pa raw nila ang mga detalye mula sa Oman at Qatar. We are awaiting updates, ma'am, from our ambassador in Oman and our ambassador in Qatar. Why these ambassadors po? Because these two countries are the active ones in mediating po with the Houthis in the release po nung 17 seafarers. Samantala, muli na naman naungkat ng mga senador ang usapin ng International Criminal Court. Tanong ni Senator Amy Marcos sa pagsalang na ilang kawanin ng DFA sa CA kung bakit ito ginagawa ng ICC, gayong gumagana ang rule of law sa ating bansa. Kinakawawa na tayo kahit parati nating sinasabi na ang batas ay mangingibabaw sa lahat. Bakit ganun? Anong silbi ng UN kapag ganyan? Tama ba yung paghihimasok ng mga tiga-ICC dito? Papayag ka ba pumasok dito sa ating bansa para mag-imbestiga? Hindi po, personally and professionally, because ang investigative saklaw po ng ICC ay medyo justify lang kung mahina ang mga institutions sa isang bansa at kung walang mga proseso na nangyayari sa loob ng bansa para i-hear itong mga kaso na dinadala sa kanila. Samantala, may iniulat din si Almuela hinggil sa target ng Pilipinas sa UN Security Council. We have about 70, 80 votes at this time. We are confirming this right now. Ilan ang dapat? We need at least 2/3 of voting members, 100, so that's 130. But that's the minimum. We're aiming for a really strong first round, Your Honor. Daniel Manalastas para sa Bayan.